Literal demons. I mean, may kasabihan nga tayo eh. The truth will set you free. Totoo yun, promise. Hi guys! Today, nandito kami ngayon sa Batangas, pare. No? Saan yung Batangas to? Batangas to. Saan nga? Sa may San... Ano ba yung pala? Nandito San Jose. San ano? San Jose nga. Ano? San Jose, San Juan, pare. San Juan pala. San Juan, Batangas. Pero ngayong araw na ito may pag-uusap lang kami, no? Kasi maraming nag-request sa akin nito. Anyway guys, ang pag-uusapan natin ngayon is all about bakit nga ba maraming ano nga ba yung mga dahilan kung bakit nagbe-break up ang isang relasyon. So, ano nga ba pare? Ano nga ba yung mga dahilan kung bakit sila nagbe-break up? Ano nga ba? Bakit lang talaga? Example, anong mga unang dahilan para sa'yo? Unang dahilan, anong unang pop-up sa isip mo? Miscommunication. So miscommunication. So, anong halimbawa ng miscommunication? Minsan, hindi naman sinasabing lalaki or babae. Both, either, ano, kahit sino sa kanila, minsan, mali yung pinapaalam or nagpapaalam, pero hindi masabi yung totoo, kasi baka magalit din siya. Pero ang sinasabi... Pero pare, ano yun eh? Nagkipag-communicate ka, so anong mali dun? Hindi mo sinasabi yung totoo talaga. Sabi-sabihin, ano, kumbaga nag-git ka lang. Hindi ka nag-check. Pero nag-communicate ka, pero mali yung communication mo. Hindi ka nag-check, pero sa akin lang is parang... Sample natin. Nagkaroon kayo ng reunion. And then? Tapos nandun yung ex. And then? Sabi mo lang, di may gathering kami ng mga tropa. Pero hindi mo sinabi yung totoo, di ba? Parang sa'yo yun ah. And then, tapos? Yung ganun. Sabihin na, oy, may gathering kami, pero hindi mo sinabi na totoo. Malaman-laman mo na lang. Kasi ang kaibigan, oy, nakita kita nga pala kami ng reunion. Nandun siya na. Okay lang pala sa'yo. How about third party? Third party? Yun nga, parang ganun din. Kumbaga, parang ano, kumbaga, ayun yung pinaka, ang tawag dun, yung mortal sin? Pwede sa... Actually, hindi ko naman pwede sabihin na mortal sin. Depende sa inyong dalawa yun. Pero ano eh, di ba? Kumbaga, nagkaka-break up ang isang relasyon because of money as well. Parang gano'n. Parang siyempre, may mga babae din, or lalaki. Pero mostly, babae na talagang ang... mahawak sila sa parang... Hindi ko naman sinasabi na ano ah. Lahat ng babae. Pero mostly sa lahat ng babae na humahawak sila. Kasi baka magkaroon ka ng mga bashers, sabi mo, mga babae. Diba? I mean, totoo naman, di ba? I mean, parang ano, parang ang gusto nila pera lagi. Hindi pa, tama ba? Hindi naman yun, ano. Kailangan babae kasi very... yung ano maintenance nila, alam mo yon? Oo, yung mga ganun, di ba? Yung maintenance yung basic needs nila kailangan na yes. Na ano nila na tawag dito pare, parang na ano nila na nakukuha nila kumbaga na ano nila, di ba? Pero I mean it's not all about money, di ba? Pag mahal mo kahit naman salat kayo sa salapi kaya mo naman, di ba? Parang na ano tayo yung kanina first topic natin is yung sa mga dahilan kung bakit siya nag-break up is isa is yung communication. Communication. Ngayon naman is yung sa financial. Diba? Pero din sa financial, yun nga eh. Depende sa inyo yun. Pag-usap niya yan. Isa kasi ang pangit, kung sino yung may meron, well, hindi na naman ngayon big deal na pag ang babae gumagamit. Or lalaki. Sa panon ngayon? Sa panon ngayon? Yes. Pero meron pa rin mga mautak na babae. Yung mga joke na lang sinasabi na, oy, may umaho na naman sa kahirapan. Di ba? Sa tingin mo, ano yung pinaka main point? Bakit talaga, yung talagang totoong, yung pinaka, ano, bakit sila nagbe-break up? Ano yung pinaka main point nila? Kasi para sa akin talaga yung financial, yung yes. Financial, yung miscommunication, third parties, mga ganyan. Fourth parties, mga ganyan. Alam mo naman, di ba?
Especially sa mga lalaki, alam mo naman, hindi sila makontento sa isa o dalawa. Kasi ang lalaki talaga, we have to admit, nasabi ko na yan dati. Ang lalaki talaga, tulad isang relationship, natural sa kanilang pagiging polygamous. Para naman, ako hindi ko alam talaga ba? Ang pinipigil polygamous, hindi sabihin ng lalaki, natural sa kanila yung magkaroon ng ibang partner, ganyan. Pero sinasabi nila na, oh, mahal naman kita, ikaw lang naman. Pero may iba silang. Alam mo yun, parang sinasabi nila na may mga terms nila na, oh, mahal kita. Parang trinay ko lang. Parang trumay nila ko ibang putahe. Yung mga ganon. Pero pag babae ang gumawa, it's a big deal, diba? Pero may mga part na parang sinasabi natin na unfair. Ayun yung pinaka-unfair talaga. Yung para sa aming mga lalaki. Para sa ating mga lalaki na pag yung babaeng gumawa, napaka-bigyo talaga. Diba? Oh, parang ano sakat-sakat, di ba? Parang sirang-sira ka na. Sinasabing na ikutan ka, kinurotot ka, yung diba? Mga ganun na term. Pero kapag ang lalaki gumawa, behind ng babae, parang ano, parang... Ay, parang natural lang. Oo, oh, natural lang, di ba? Parang ganun. Parang big deal. Oo. Pero anong maano, kumbaga may papayo natin sa mga naging ngalong relasyon, for example, mga lalaking nag-miscommunicate sa mga girlfriend nila. Sa akin, ang sa akin na talaga, dapat yung gawin is, tell them on, I mean, may kasabi nga tayo eh, the truth will set you free. Totoo yun, promise. Sabi mo natin, napaka-cliché. Pero, gawin eh. Pag nagalit yung babae, nagparoon yun eh. Nakagawa ka. Or kahit lalaki ka. Yung babae may ginawang hindi ano maganda. At sabi natin, ano yan eh. Kung minsan may nagagawa talaga tayong kasalanan in a relationship, hindi naman natin ito. Nandyan na yan eh. Pero ano, yung pinaka main point mo, paano mo sabihin sa kanila na ipapayo mo sa kanila na Be honest. Yun. Be honest. Yun lang. Yun, para hindi kayo mag-ayawala, be honest na lang, di ba? Isa sa pinamino. Kung meron kayo mga katarantaduan sa buhay, sabihin nyo na ng ano, direct to the point, di ba? Yes. Para, I mean, para maintindihan. Sa akin lang, guys, be honest. Be honest, yun lang. Sa relationship, honest lang. Totoo, minsan ang hirap. Pero, hindi, walang mahirap sa pagiging honest. Honest ka nga eh, walang mahirap doon. Sinasabi mo sa akin. Balak sinungaling ka, dali, di ba? Hindi. Ano mahirap sabihing honest? Wala, o, di ba? No. Totoo talaga. Balak sinungaling ka, dali, di ba? Oo, Pero pag magiging honest ka, parang hirap-hirap lang. Nag-aanap ka pa ng tempo. Depende rin sa tao yun, di ba? Diba? Totoo yun eh. Pag gagawa ka ng... Pag marami ka tiyatago, pag naging honest ka, mahirap. Pag gagawa ka ng masama, napakadali. Try natin na gumawa ka ng mabuti, may hiya ka. Yung simpleng thank you lang, simpleng... Promise, gawa ka ng mabuti, may hiya ka, diba? Promise, mga simple lang. Ang hirap pala maging honest. Kapag... Pero mahirap maging honest, diba? Say ba? Oo, mahirap tayo maging honest. Pero yun lang, be honest, ano ba pare? Be honest, faithful. Actually, pag sinabi mong be honest, faithful na yun? Eh. Hindi, yeah. Meron kasi mga honest na hindi faithful. Di ba? May mga nagiging honest sila, pero hindi sila faithful. Pwede rin. Oo, di ba? Oo nga, no? Oo, yung mga ganun eh. Yes. So, pero, kung kaya niyong pagsamahin yung be honest tsaka faithful, talagang perfect man na kayo, di ba? Parang ganun, napupang ano. At saka wala naman kasi yung perfect eh. Oo, wala naman perfect. Wala perfect na, no? Pero, I mean, at least, make it close to perfect. Oh, di ba? Yun lang. Ano ba? Yun lang naman importante dun, di ba? So, yun lang guys, no? Honest, faithful, ano ba? Yung communication, kailangan, yes. Consistent, di ba? Be consistent sa mga ganyang bagay. Especially kung mga LDR kayo. Kailangan be consistent, di ba? Dapat, tawag dito, lagi kayong updated sa mga ginagawa nyo. Especially kung malayo ka sa isa't isa. Diba? Pangit naman yung pangit naman yung maghiwalay kayo tapos laing update na ganyan. Hindi pa kayo honest, parang binabasag niyo lang yun kung meron kayo. So, diba sinasabi nga pag LDR ang relationship, yun yung sinasabi na you have to make it more ano more harder.
to show how much you love the person. Ah, yeah. Kailangan talaga sa alam i-show yung, mo, i-show mo talaga eh. Yung magkasama kayo, 'di ba? Mahal mo na 'yung tao, pinapakita mo 100%. Long distance relationship, you make it double 100%. Oo. Well, kailangan talaga 'yun. Yes, kasi kailangan. Totoo 'yun eh. Kasi kapag long distance relationship, lalaki sa side ng lalaki sa babae, may mga babae nang ano eh. May mga babae nang ano eh. Yung nalalaki. Oo. Yung awin mo. Parang hindi mo na nga isipin kung sino yung ano. Yung lalaki or babae sa side. Pero sa akin lang is make it double. Yung kailangan doubling yung ano, yung caring effort. Nyo, yung loving nyo, yung effort nyo. So ganun siguro yung gusto niyang sabihin. Yes. So yun lang guys, no. Honestly, be honest. Faithful. Faithful. Tapos, proper communication. Proper communication. Tapos, ano ba ba? Yung loyalty, parang ganun. Double. Loyalty. Double nyo yung ano. Loyalty. So, yun lang guys. Parang no? Sa mga long, ano yun. Pero meron, kahit hindi naman long distance relationship. Yun parang eh, napuntag na di ba parang, di ba, dito tao naman, di ba? Kahit dyan lang, parang nyawa, tapos last 3 years, tayo na nalalaki na mababae pa rin, no? So, it's up to you pa rin, guys. Kung gusto nyo magtiwala sa isang tao, kailangan nyo mabuti. Hindi yung para-para lang, di ba? Kasi, yes. yung love ngayon, iba na eh, di ba? May love online, may love on chat. Alam mo yun, yung mga ganun lang. Actually, yung love ngayon, is napaka-easy na lang sabihin. No, so, promise. Pag sinabi, pag kaibigan mo, sabi mo, I love you. Pag sinabi, di ba? Pero, to tell us, sir, ang word na I love you, basta-basta. It's a big responsibility or parang it's a big or ano yan. Hindi nga, sasangoy nyo, wala ng responsibility, di ba? Parang, mabigat na word yan. Parang sinabi mabigat mo, na I love you. I love you. So, yun lang guys. Maraming sa napalista kami. Anyway guys, maraming salamat. No? Kung nalandaan nyo, siya yung interview mo dati regarding about, alam nyo na. Yes. So, yun lang guys. Maraming salamat. Don't forget to subscribe to my channel. Comment down below and give me a big thumbs up. Maraming salamat guys and thank you. Woo! Let's go.